sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad na ng pangako? Sino ba sa kanila ang nakadeliver ng mga sinabi nila noong nasa kampanya pa sila? Aba, singilan na ito! Samahan mo ako, Lorante Rosales, sa pagsingil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin? Oras na naman ang singilan. Oras na para habulin ang mga pangakong iniwan ng ating mga public servant noong panahon ng eleksyon. At ngayong araw, makakasama uli natin ng live para ituloy ang tanungan at hanapan ng mga nagawa mula sa kanyang mga pangako. Ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Foods. Again, walang iba kundi si Senator Cynthia Villar. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw. Good morning. Kung noong nakaraang episode po, nabitin ng ating mga viewers sa pinag-usapan natin ang tungkol sa agritourism, Free Irrigation Act, pangangalaga sa kalikasan at siyempre ang pangangalaga rin sa mga OFWs. Ngayon naman po itutuloy natin ang iba pang mga pangako ni Ma'am, ni Senator Villar. At dumako po tayo sa isa sa mga maingay na usapin ngayon, linggong ito, o nakaraang linggo, ang tungkol pa rin po sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ma'am, ano po ba ang nakikita niyong ugat o dahilan nito? Wala naman tayong shortage ng bigas. Kaya hindi naman po dapat magpanik ang mga tao na mamili ng bigas na ubod sa dami kasi natatakot sila sa shortage. Actually, nag-announce lang po na kulang sila sa bigas ay NFA. So ito po ay NFA lang, buffer stock ng NFA. So kung nagkulang sila, yun ay problema nila. Ang mandate po nila ay mamili sila ng bigas up to 15 days na buffer stock sa ating mga farmers at no less than 17 pesos per kilo palay. O kung hindi sila makabili noon, mag-import sila. Yun ang mandate nila. Pero syempre, mas gusto nilang natin na namimili sila sa local farmers kasi nakakatulong sila sa ating mga local farmers. Na yung mga local farmers natin, hindi mabarat. Na at least mabenta nila yung rice nila at 17 pesos per kilo. Ayun. Ang kanilang palay. Sa ngayon po ba ang current gate price ng bigas, magkano? Wala naman pong gate price yan. Pero yung 17, reasonably na po yun kasi ang production cost po ng palay is 12. Okay. So sa 17, kumita na sila. Parang intention ng government, kung binabarat ng trader at less than 17, ang NFA ang mamimili. Iyon naman pala. So the NFA was there para stabilize ang buying price ng palay sa mga farmers. And talking of NFA, di ba marami rin silang loans o utang na hindi pa na, kumbaga, may standing na ano sila? Wala naman problema yon kasi ang loan nila ay loan of the Philippine government yon. So, bakit ka mag-worry? Eh, gobyerno naman na magbabayad doon. Ang importante, magawa nila yung mandate nila na pag bibili sila sa farmer ng at 17 max. Maximum. O ngayon, kung yung mga farmer mabibili ng more than 17, edi pagbili nila sa trader para mas malaki kita nila. Opo. But yun ang parang buying price ng NFA. And speaking nito sa NFA pa rin, yung bigas, yung mga reporters namin sa DCRH, umikot po sila sa mga palengke dito sa Metro Manila at sa mga probinsya. Ang usual na reklamo ng mga mamimili natin, 2 kilo lang per person. Kasi nga, nagkulang yung buffer stock nila. Yun ang naging problema. But yun doon sa mga bumibili ng bigas sa NFA. But sa commercial, maraming bigas. Tama. Kaya lang, nung i-announce nila na nagsishortage sila, akala ng mga tao, shortage ng bigas at large. So nagpanik, lalo nagtaas ang presyo ng bigas. It created a panic. Dapat hindi na nila in-announce. Kung konti ang stock nila, manahimik na lang sila at bilhin nila yung kailangan nila, bakit sila nagpe-presscon? Alright. Parang medyo mataray kayo doon, ma'am. Anyway. Hindi, kasi they're creating panic. Apo. And that's not their job. Their job is to stabilize the price. They're not supposed to create panic. Okay. And yung sinasabi po ng ating mga kababayan, dahil sa wala nang mga mabili na NFA rice,
Nahirapan sila. Nahirapan sila na bumili ng mas mura pa doon sa... Wala na. Pinakamura na NFA. Pero kaya nga nandun sila to sell cheaper rice. What I mean, ma'am, yung commercial rice kasi nasa 40 plus pataas. Tumaas na sila kasi nga nagpanik. Yun na matindi ron. So, ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, mag-import. Pabor ba kayo dyan? Depende. Ayaw lang siguro magpa-import nung una dahil ano ngayon tawag dito anihan. That means maraming season. Bigas, harvest season. Pag harvest season, nag-import ka, pinadadami mo yung supply, naapektuhan yung price. That's right. Kasi ang gusto natin, the price would be reasonable enough for the farmers to earn at saka mababa enough for the consumer not to complain. All parang right. Binabalanse yung supply. Eh pag harvest season, why will you import? Maraming bigas pag harvest season. Nagtaka lang ako, ba't hindi nakapamili ang NFA sa local? Right, ma'am. And dito sa importation kasi may mga issue pa rin ng ano yung kumikita si NFA, may kumikita ang traders. Gumugulo. Sa hearing ng Senado, nagawa nyo na yan. At napatunayan nyo nga, may mga kumikita talaga ang traders. Anyway, nalaman na ng publiko yung issue nyo sa mga kumikita sa NFA importation. Dumako po tayo sa smuggling ng bigas. Ha? Ano po ang ginawa na ng pagtulong ng inyong kumite para ma-resolve yung problema ng smuggling ng bigas? Nagpasa kami ng batas declaring large-scale agricultural smuggling as economic sabotage and non-bailable. Ibig sabihin, pag na-file ang kaso, hindi ka pwedeng mag-bail. So, makukulong ka bago ka pa ihir ang kaso mo. And ang limit po, pag ang smuggling is 10 million worth sa rice, that's large-scale agri-smuggling, non-bailable na yon. Pag ang 1 million po on all other products, large-scale agri-smuggling na yon. So, yun na po ang panlaban namin sa smuggling. Pero as of today, wala pa yata tayo napapakulong na smuggler. That's our problem. So, tinatawagan po namin ng DOJ na mag-sample na sila. Kasi para makita natin, yung effectivity of the law. All right. In the implementation of the law. All right. And magtungo naman po tayo, ma'am, dun sa isa pa yung advocacy. Ito yung tungkol sa mga OFWs pa rin. May ginagawa po ba yung Villar Foundation o Villar Sipag Foundation para ma-resolve ba rin yung mga issue ng illegal recruitment sa bansa? Yan po kasi, ano na yan eh, law na yan eh. Hindi naman, kami pong foundation, may tutulong lang namin, tumulong pagpapauwi, magbigay ng livelihood, magbigay ng training, magbigay ng opportunities for our OFWs and their families para hindi na sila lahat pupunta sa abroad, kundi magkaroon ng hanap buhay dito. Ngayon, yung mga illegal recruiter, ano na yan ng government na i-prevent yan. Pero pabor kayo sa inutos ng Pangulong Duterte recently na habulin na at ipakulong ang mga illegal recruiter na to. Dapat naman. Apo. Okay. So, magtuon tayo doon sa atin pong pinakaabangan sa segment na ito, yung Fast Talks. At may papakita lang po kami sa inyo na ilang epic. Babalikan ko yung Fast Talks, ha. Mayroon lang pahabol na tanong, ma'am, dito. Kumustahin ko raw po yung inyong ginagawang project dahil I understand pati si DPWH Secretary Mark Villar ay nangunguna rito sa Marawi Rehabilitation Project muna. Kami po nagpunta sa Marawi kasi hinihear po ng Committee on Local Government sa Senate yung tinatawag na BBL, yung Bangsang Moro Basic Law. And one of the hearings was held in Marawi. So nandun po kami at nakita namin yung extent ng devastation. Ang nangyari pala po sa Marawi, ang na-devastate ay yung 1/4 of Marawi, which is the Central Business District. Kasi doon po, pati yung kanilang palengke. Kabuhayan. Doon. Kaya ang laki po na effect sa kanya kasi yung business district ang nasira. Pero actually po, beyond the bridge, yung Mindanao State University, yung ating pong kampo doon, yung Kapitolyo po doon, at saka yung mga bahay around, hindi po nasira. That's 3/4 of Marawi. Yung 1/4 po. Kaya lang, malaki effect kasi ang nasira yung Central Business District. Okay. So, nandun lahat ang commerce ng Marawi. But anyway, nagre-rebuild na po sila ng houses doon sa lugar na hindi nasira, nakita namin, para doon sa mahihirap nating kababayan sa Marawi na
nasira ang bahay, ang sabi po ni President, ang bibigyan niya daw ng bahay, yung mga mahihirap. Yung yes. mayayaman, sila na mag-rebuild ng bahay nila. And kami po, ako po, nung pumunta doon, nagdala po ako ng mga silya para sa mga schools. Okay. Kasi hindi ba, one of our project is tinuturn namin yung plastic waste recycling into school chairs. Yes, So, meron po kami factory noon sa Cagayan de Oro. So, nagdala po ako sa Marawi noon. Tuwan-tuwa naman po sila. So, I promised them that every month, since factory yun, every month may production, one half of the production will be given to them and one half will be given to those local government na nagdo-donate sa amin ng plastic waste. Opo. Dahil nabanggit niyo yung mga paaralan, maraming mga paaralan din naapektuhan, di ba, doon sa giyera sa Marawi? Meron din, and, pero may lugar na hindi naman masyado. Nasira. Pero ito po bang mga eskwelahan na ito, ay bibigyan niyo rin ng iba pang tulong. Halimbawa, yung mga estudyante na walang libro, walang ballpen, palapis, meron din kayong ganang project. Kaya lang ngayon, basic na basic ang pangangailangan, yung classroom at saka yung mga chairs. But marami rin po kaming mga pinamimigay na libro. Apo. Meron pong isang parang NGO sa Amerika na nagpapadala sa amin ng libro. Mm-hmm. So yun, pinamimigay din namin sa classroom kasama yung mga chairs. Mm-hmm. At pwede rin kami mamigay ng notebook at saka ballpen. Meron kami noon. Yung build, ma'am, paki-explain sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live na ano yung role ng DPWH doon? Re-rebuild nila yung infrastructure. Okay. O yung mga nasira na mga kalye, mga bridge, at saka yung mga bahay. Tumutulong sila sa paggawa ng kalye para... Kasi ang ibalik. NHA ang magbibuild ng bahay, pero kailangan ng kalye, land development, sila yon. Para mabalik sa normal ulit yung buhay ng ating mga kababayan doon. Okay ma'am, dahil sinabi niyo rin kanina na kayo ay nagpunta sa Marawi, dahil dito sa BBL, ano na po ang latest nito sa Senado? Yun po, yung unang week namin outside is sa Cotabato City and Marawi. Last weekend, pumunta naman sa... Tawi-Tawi, Sulud, Basilan, and Zamboanga City. So that would be the last out of town for BBL. Ang susunod na mga hearing gagawin na sa Senado. Alright. Ma'am, magbabasa lang ako ng ilang mga nag-comments dito sa atin sa Facebook Live. At meron dito mga nagsasabi para sa inyo. May nagtatanong din na paano sila makipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Nakalagay po rito mabuhay ka, Madam Senator Cynthia Villar, sa lahat na yung mga adikain. Mula kay Benvenido Tapang, sabi naman ni Yolanda Petros Banggit, mabuhay ka, Senator Villar. At yan ang senador, nagtatrabaho. Meron pa nagsabi rito, Senator Villar for President. Ah. Anong comment nyo doon? Hindi. Wala kayong plano? Wala. Ito pa may sinabi pa rito, Ma'am, paano po, saan po pwede mag-apply ng farm tourism o farm school? Si Yolanda Bangit po ito. Office namin, tumawag sila, bigay nila sa amin yung nasaan sila and then papupuntahan ko sila sa network namin. So, magkakaroon po ng mga coordination with the people. Yes, they have to tell us ano pangalan nila, ano address, para mahanap namin sila, para matulungan sila. Apo, si Ma'am Flordelisa Greaves naman, watching from Australia. And kumusta po kayo, Senator Villar, sabi niya, mabuhay ka, Senator Villar. Thank you. Sabi naman ni Rochelle Alvarez Regino, magandang buhay po, Senator Villar. Mabuhay kayo. And si Gina Isip, good morning, ma'am, Senator Cynthia Villar. God bless po. Mabuhay ka sa iyong mga adhikain. At si Len Carlon Len Eusebio Carlon, good morning po and mabuhay ka, Senator. Yung mga sinasabi nila. Thank you. Salamat. Mga iba kasi yung oras sa kanila, kaya good morning. Diba? At ito sa atin gabi. And anyway, pwede na po tayong magtungo sa Fast Talk, na? Pwede na to. Dahil ito pong mga larawan na hawak ko ay magbibigay si Ma'am Cynthia ng kanyang comment any reaction sa mga picture nito. Unahin ko na to, Ma'am, si Senator Risa Ontiveros. Would you believe, palagi ko siyang kasama ngayon pag ikot sa hearing ng BBL. Pero recently, may issues lang kayo dito. Tapos na yun. Ayan. And then, sa Senator Bam Aquino naman po ang susunod. Kasama ko rin siya sa BBL. At actually, Bam Aquino is a good friend. Medyo nagka-differential lang kami dun sa aming Facebook. But anyway, sinettle na nila lang. So, no problem. No problem. Alright.
And third is no other than our president, Rodrigo Duterte. Ano masasabi niyo? Matapang. Siguro kailangan talaga ng Pilipinas matapang kasi medyo matigas ang ulo ng mga Pilipino. And last but not the least, siyempre, ito, hindi mawawala ito ha. Ang inyo pong esposo, senator, former senator at former senate president. Happy ngayon sa siya sa kanyang pagbalik sa kanyang mga negosyo. Any message dahil may recent Valentine's? Very supportive sa amin ni Mark. Thank you very much. Maraming salamat, Senator, for your time. Yes. At sana po eh, makadaupang umpalad namin ulit kayo sa susunod na palatuntunan ng sagot sa bayan. Thank you. All right. Meron kasi tayo, hindi pa, ma'am. Dali. Ayan. Okay na? All right. Salamat, ma'am. Maraming salamat po, Senator Villar. Tandaan ang mga pangako ginagawa at hindi dapat napapako. Dahil dito sa sagot sa bayan, hindi namin lulubayan ang mga tagapaglingkod ng bayan na nangako ng pagbabago. Sisingilin at tututukan namin kayo dahil ang bawat salita dapat ginagawa. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin. Sa ngalan po ng ating nakasama ngayong araw na si Senator Cynthia Villar. Ako po si Florante Rosales. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo, alas 6:30 ng gabi sa DCRH News Television, DCRH Facebook Live at YouTube channel. Bye! Sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad na ng pangako? Sino ba sa kanila ang nakadeliver ng mga sinabi nila noong nasa kampanya pa sila? Aba, singilan na ito! Samahan mo ako, Florante Rosales, sa pagsingil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin?